refer to this video mga ka-DIY. Ito yung ating accordion pleats and knife pleats combination part 6 or design 6. Sa magtatanong kung paano natin ginawa ang accordion pleats and knife pleats, hanapin lang ang video na to. Accordion pleats and knife pleats design 1. Unang-una natin gagawin dito ay magme-measure lang tayo ng 4 inches at ipa-partner natin yung ating mga pieces at ipipin. Ayan. So, 4 inches ang size bago natin ipin. Dapat nakapares sila, ayan, para sa ating diamond. So, ipartner-partner muna natin yung ating mga pieces. Ayan. Dapat magka-level yung kanilang pagpin para maganda yung ating mga diamonds. Next natin gagawin, ipipin ulit natin itong magkapares, left and right, para maging pyramid yung ating mga pleatses, ayan, para sa ating diamonds. So, ipipin lang natin pababa para maging diamond shape siya hanggang maging V-shape yung design, ayan. So, naging V-shape design yung ating diamond. Ang next natin gagawin ay ipofold or iparose fold natin yung mga laylayan ng ating diamonds. Lahat po ng laylayan ng diamonds ay ipaparose fold natin na pagka-fold. Ang gagamitin lang nating tela ay yung color silver. Iiwan lang natin yung color yellow. For more video and more design, you can visit my YouTube channel. Mas marami kayong mga design na magpipilian sa ating YouTube channel. Don't forget to support, subscribe my YouTube channel, and i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong i-upload. Ayan, ifo-fold lang natin lahat, ipa-rose fold lang natin simula sa baba, paakyat dito sa taas, sa left side. So, ganun din yung gagawin natin dito sa right side. Pag natapos na natin yung left side, dito naman sa right side. So, ganyan na yung itsura niya. Ayan. So, dito naman tayo sa right side. Ayan. So, tapos na natin ang ating V-shape na diamond. So, dito naman tayo sa taas. Ayan. So, para bumuka siya, ipipin natin yung side to side mamaya pag natapos na natin yung center. So, dito muna tayo sa accordion pleat sa taas. So, gagawin natin dito para maging malinis yung ano natin. Pwede pa IC blast. Pwede rin pa rose buds. So, yung ginawa natin ay pa rose buds. Ayan. So, ifo-fold mo lang palabas. Hugutin mo lang yung color yellow palabas. Ayan. Para maging rose buds yung design. Dahil double color or color combination, so, ang makikita niya ay yung color yellow. So, ganyan lang yung paggagawa ng rose buds. Ifo-fold mo lang siya pa. Roll fold palabas. Ayan. So, ayan na yung ating next gagawin ay ganun din yung gagawin natin dito sa right side. So, ayan. Nagawa na natin yung right side. So, dito na tayo sa ating center of the table. So, hahanapin lang natin yung ating center of the table at hahatiin din natin yung pinaghatian natin ng center table. Hahatiin pa natin para magkaroon tayo ng V-shape design. So, ayan, unang-una, dito tayo sa center, ayan, ifo-fold muna natin paakyat yung ating silver color na tela, ayan. Simula dito sa taas na yan, sa ating center, at pababa hanggang sa may marking natin na pinaghatian ng ating center of the table, ayan. So, paslant bale yung ating pagka-rose fold hanggang dun sa may marking natin. Visit my YouTube channel mga ka-DIY dahil nandoon yung ating part 1 hanggang part 5 na design. So hanggang part 7 to yung ating design na to, yung combination ng ating accordion pleats and knife pleats hanggang 1 to 7. So yung 1 to 5 ay na-upload na natin. So hanapin nyo na lang sa ating YouTube channel. So magkasunod-sunod lang yan sila. At marami ka ding mapagpipili ang iba't ibang design sa ating YouTube channel. Next natin gagawin guys, nandito na tayo sa ating marking sa pinaghatian ng ating center of the table. So hanggang dyan lang tayo magfo-fold ng rose fold. So ang next natin ay paakyat naman tayo. Simula sa baba, paakyat doon sa hanggang doon sa last ng fold, rose fold ng ating accordion pleats. Ayan. Depende sa inyo guys kung saan kayo mag-i-start gumawa ng rose fold. Simula ba sa baba or simula dun sa taas. So, depende. Basta magkaroon siya ng V-shape design. So, dito naman sa left side. So, ginawa na natin yung pa-V-shape niya. So, magiging design niya ay
double V or W shape design. So ang next natin gagawin, dito na tayo sa ating accordion pleats na pa V shape na diamond. So ipipin natin yung side to side niya para bumuka yung ating diamonds. Ayan. Para hindi siya nakapikit yung ating diamonds, hindi nakadikit-dikit. So kailangan bumuka siya. Ayan. So ipipin mo siya side to side. Ayan. So ito na yung ating V-shaped diamond or cone diamond. Ayan. Pa-ice cream yung design, ice cream cone. At dito naman sa center natin, meron siyang pa W or double V design rose fold. Ayan. So ito na yung ating kabuuan ng ating design number 6 or part 6 ng ating accordion pleats and knife pleats combination. So subscribe for more and follow for more para lagi kayong updated. At pakishare na rin itong ating video para mas marami ang makanood, matuto at magkaroon ng mga idea sa ating mga tinuturo sa ating mga tutorial. Napakalaking tulong po ang pag-share nyo ng ating mga video dahil mas marami ang makanood at matuto, lalo-lalo yung mga beginners na gustong matuto. Maraming salamat sa inyo. Ingat kayo at God bless everyone. Please share!